Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwentuhan. Lebron James handa nang bumalik. At Stephen Curry at Bradley Beal, dikit na dikit ng laban. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So kahapon ay nakita natin na nakuha ng Lakers ang unexpected win laban sa number 2 team sa West na Phoenix Suns sa score na 123-110. Kung saan sa game na ito ay nakita natin ang Anthony Davis na nakita natin last season. Siya ay nagtala ng 42 points, 12 rebounds at 5 assists. Unexpected nga ang panalo na ito dahil hindi kagandahan ang pinapakita ng Lakers lately at talagang malakas ng team ng Phoenix Suns. Bukod nga dyan ay wala din sa game na ito sa LeBron James, Kyle Kuzma at Dennis Schroeder. So pumasok nga sila sa game na ito na talagang dehado at kahit ilan sa mga fans sila ay tanggap na na halos tiyak nang talo sila sa game na ito. Ganun pa man nakuha nga nilang upset win. At ngayon mga kaibigan ay may magandang balita akong hatid para sa mga fans ng Lakers. Ayon kay Woj ng ESPN, sumama na nga daw sa full practice si LeBron noong Sunday at Monday. At wala na daw itong nakaramdaman na sakit. Nakakagawa na din daw ito ng hard cuts at nakakatalo na din. At malakas daw ang tsansa na babalik na ito bukas laban sa New York Knicks. Habang isa pa natin ang mapagkakatiwalaan na source na si Shams ng The Athletic ay sinabi na target umano bumalik ni LeBron bukas laban sa New York Knicks at kung hindi naman daw ito makakabalik bukas, malamang babalik ito sa sunod na game laban sa Houston Rockets. So ayun nga po mga kaibigan, hindi malabo na makita natin bukas si LeBron laban sa New York Knicks at ang team ngayon ng Knicks ay hindi na nga patawa mga kaibigan, isang lehitimong playoff team na ito at nanggaling pa lang nga sila sa panalo kahapon laban sa Los Angeles Clippers na may kompletong lineup. So another tough challenge ito para sa Lakers sa patuloy na hinahabol ang number 6 spot sa West upang maiwas sa play-in tournament. O kaya naman posibleng mas gusto nila maging number 7 dahil nakita nila ang matchup kahapon laban sa Phoenix Suns. Ano ba sa palagay nyo mga kaibigan? Habang sa isa pa nating topic ngayon, si Bradley Beal at Stephen Curry ay kakaibang ang pinapakita sa season na ito. Palagi silang gumagawa ng mahigit sa 40 points at minsan umaabot pa ito sa 50. At ngayong season ay dikit na dikit nga ang laban nila para sa scoring title. Si Stephen Curry ay may average ngayong season na 31.9 points per game, habang si Bradley Beal naman ay may average na 31.4 points per game. Noong isang araw nga ay gumawa si Bradley Beal ng 50 points at inakala ng madami na ito na ang game na maglalagay sa kanya sa tuktok ng scoring title finalists. Ngunit after 2 hours lang ay gumawa nga si Curry ng 49 points laban sa OKC Thunder. Kaya naman nananatiling dikit ang kanilang laban. Ngunit magkakaroon nga ng setback si Bradley Beal. Dahil ayon sa balita ni Shams ng The Athletic, si Beal ay out for the next 2 games ng Wizards dahil sa hamstring injury. Ang injury na ito ni Bradley Beal ay pwedeng maging advantage regarding the scoring title dahil syempre disadvantage yan sa Wizards na naghahabol sa top 8. Ngunit regarding the individual award, pwede itong makatulong kay Bradley Beal dahil kung gumawa nga si Curry ng below 31 points sa kanilang next 2 games, bababa ang kanyang scoring average at posible itong matabla o maangatan ni Bradley Beal kahit na hindi siya gumagawa ng mahigit sa 31.9 points ni Curry. So ayun lang naman po mga kaibigan ang update natin. Sino ba sa palagay nyo ang mananalo ng individual award na ito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit the notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!